Hello guys! Welcome sa aking channel at ito ang Plain Kitchen. Kamusta na kayo guys? Today magluluto tayo ng chicken at tinatawag ko itong chicken kare-kare with bagong alamang recipe. Guys, ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Para sa inyong convenient, hihiwalay natin dito yung mga gagamitin natin sa kare-kare at doon sa may lulutuin nating bagong alamang. Chicken, chicken wings ang gamit ko rito. Nilagyan ko rin to ng chicken legs. Kahit anong klaseng cut or part ng chicken, pwede. Minced garlic, minced red onion, peanut butter, sitaw or string beans, talong. Binabad ko lang ito sa tubig. Tatanggalin lang natin yung tubig nito mamaya. Guys, ito naman yung pechay or bok choy. Pwedeng-pwede kayo gumamit dito ng spinach. Anato seed, pwede rin tayo gumamit dito ng anato paste or ng anato oil. Gagamit din ako rito ng chicken broth cube. Pwede tayo gumamit dito ng chicken stock. Bukod rito, gagamit din ako dito ng patis, ng paminta, ng tubig, at ng mantika. Guys, ito naman yung mga gagamitin natin sa paggawa ng bagong alamang. Siyempre, ng bagong alamang. Ito naman guys yung pork. Pork fat ang gamit ko. Minced garlic, minced red onion, green chilies, brown sugar, cane vinegar. Pwede tayo gumamit dito ng white vinegar or ng calamansi extract or ng lemon extract. Gagamit din ako rito ng konting tubig. At eto naman ang listahan ng kumpletong ricado at sukat ng bawat isa. And mga ka-kitchen, bago tayo magsimula, pa-click na rin ang subscribe button and ang bell icon. Salamat! Simulan na natin ang pagluluto. Guys, uunahin natin lutuin dito yung bagoong. Nag-init lang ako ng mantika dito sa ating kawali. Uunahin ko dito yung pork fats. Pag naglagay kayo guys ng pork fat, importante nga haluin nyo ito. Dahil malaki ang tendency nito na pumutok kapag hindi nyo ito hinalo na maigi. And then ipapabrown ko lang ito ng kaunti. Sa palagay ko guys, okay na to. Lalagay ko na dito yung sibuyas na pula. Kung mapansin ninyo, no? Medyo marami yung mantika na gamit natin. Meron kasi mga bagoong na malakas mag-consume ng mantika. Ito naman guys yung bawang or yung minced garlic. Yan, tinutuloy ko lang guys yung paghalo ha. Dahil ang sabi ko sa inyo kanina, may tendency or malaking tendency na pumutok yung karne rito. Dahil lalo na taba ang gamit natin. Pero may konting laman din naman ito. After nag-brown ng bawang, eto naman yung ating bagong alamang. Ilalagay ko na rin. Sa pagluluto ng bagong guys, importante na mailuto natin ito na maigi. Dahil hindi tayo sigurado sa binibili nating bagong na hilaw sa palengke. Karamihan sa mga napapanood natin, hindi ko naman nilalahat, no? Pero may pagkadumi. Kaya mas maiging lulutuin natin ito na maigi. Oo nga pala, sa version ng kare-kare natin, lalagyan natin ng bagoong or hahaluan natin ng bagoong pag kinain. Yung iba kasi hindi ko makain din ng bagoong, di ba? Pero pag nagluto kayo ng kare-kare, pwedeng-pwede kayo maglagay din ng patis. Depende na lang din yon sa inyong panlasa. Hahayaan ko muna ito dito for at least 2 minutes. Guys, nasa mahinang apoy lang ako ngayon. Guys, makalipas ang 2 minuto, kung mapapansin ninyo, no? Pinatuyo ko lang dito yung nilagay nating bagoong alamang. Pansinin niyo yung mantika. Diba? Na-lesson na rin. Sinipsip na kasi yun nitong bagoong alamang. Yan yung sinasabi ko sa inyo na malakas sila mag-consume. Ngayon naman, lalagyan ko lang ito ng konting tubig.
Nang sa ganun, tuluyan din maluto rito yung pork at lumambot pa siya. And then, maresa na rin yung pagkakaalat ng ating bagong alamang. Ang gagawin natin guys, papabsorb lang natin yung nilagay natin tubig dito sa ating bagoong. At this point, kung napapansin ninyo, natuyo-tuyo na rin yung nilagay natin tubig. Iko-continue lang natin yung pagluluto rito. Guys, alam ninyo kung bakit hindi ko pala ito nilagyan ng kamatis, ano? Kasi ang sikreto ko sa pagluluto ng alamang, dalawang gisa ang ginagawa ko rito. Kung nilagyan ko na agad yun ng kamatis nung ginigisa pa lang natin, may tendency kasi na masunog yun. At may tendency rin na papait yung lasa. Ayaw natin mangyari yun. Guys, sa pagkakataong ito, tinutuloy ko pa rin yung pagpapatuyo niya, ano? Bago ko pala makalimutan, habang ginagawa natin yung proseso, eto nga pala yung ating anato seed. Meron lang din ako ditong mainit na tubig or maligamgam na tubig, or rather. Ilalagay lang natin to dito. Yan. At hayaan lang muna natin. Eto kasi magpapapula mamaya sa lulutoy natin kare-kare. Guys, sa pagkakataong ito, okay na. So, haluin ko na rin. Ipapaalala ko lang pala sa inyo guys ha, nasa mahihinang apoy lang tayo. At natuyo na rin, no? Nag-evaporate na rin dito yung nilagay natin mga liquid. Eto naman, yung suka. Cane vinegar ang gamit ko ron. Pero pwedeng-pwede tayo gumamit doon ng puting suka. Pwede rin tayo maglagay dito ng calamansi or ng lemon extract. Yun naman, patutuyuin lang ulit natin dito yung nilagay nating cane vinegar. Yan, bahagi ako lang siyang hinalo. Guys, kumukulo na yung suka. Pwede na natin itong haluin. Guys, ang sabi ko kanina, di ba, patutuyuin din natin yung suka dito. Pero bago yon, magdadagdag lang ulit ako rito ng kaunting tubig. Guys, yung tubig na nilagay kasi natin kanina, yun yung para mag-evaporate yung alat na nandito sa may ating bagong alamang. Kasi ayaw naman natin kumain ng sobrang alat, no? Ito na rin yung sealing green or sealing pangsigang. Pwede rin kayo maglagay dito ng sealing labuyo or yung sealing na maanghang, yung kulay red. Tapos, hihintayin ko lang ulit itong kumulo. Guys, after na kumulo, ilalagay ko na rin dito yung brown sugar. Then, ahaluin ko lang. Guys, after natin mahalong maigi, ito na yung time para papatuyuin na natin siya. Papa-evaporate na rin natin yung liquid. Guys, kung makapansin ninyo, no? At this point, halos natuyo na rin yung liquid at mantika na lang yun natitira. Okay na to. Isuset aside na lang natin. Guys, lulutuin na natin yung ating chicken kare-kare. Nagpainit lak ako ng mantika sa ating wok. Ito yung sibuyas na pula. Minis lang natin yung pagkakahiwa nito. And then, yung bawang. Minis lang din. Guys, after mag-brown ng bawang at nag-translucent na rin yung sibuyas, lalagyan natin dito yung chicken. Iisa-isahin ko lang. Ang gagawin ko, papabaraw lang natin ng bahagya ito for at least 1 minute. And guys, bali inaayos ko lang. Again, 1 minute lang guys ha. Pagkaraan ng 1 minuto, babaltarin na natin to. And guys, after natin mabaltad, 1 minuto ulit. Pagkaraan ulit ng 1 minuto guys, lalagyan ko ito ng tubig. Again, pwedeng-pwede kayo gumamit ng chicken stock or ng chicken broth. Ihintayin ko lang itong kumulo. Guys, once na kumulo na ito, lalagyan ko na dito yung ating chicken cube. Tutunawin ko lang ito dito.
And then maglalagay na rin tayo dito nung natin water. Ito yung guys yung anato water. Bali dinilute lang natin or pinakulay lang natin yung anato seed dito sa maligamgam na tubig. Again guys, pwedeng gumamit dito ng anato paste or ng anato oil. Yan, bali dinadahan-dahan ko lang para hindi ito magkanong sumobra yung pagkapula. Maka mamaya kasi ang kalabasan nito is afritada na, ano? Ganun na yung maging kulay niya. Actually, makakatulong din dito yung kulay ng paglalagay natin mamaya ng peanut butter. Yan. And then, hahaluin ko lang. Kita nyo guys, di ba? Nag-red na siya. Ngayon naman, speaking of peanut butter, eto na yon. Ayan, sinasaid ko lang. Pagkatapos, hahaluin lang natin ito dito hanggat sa matunaw. Eto rin kasi magpapalapot mamaya. Kapag sa palagay niyong kulang pa sa lapot, pwedeng-pwede nyo itong dagdagan or lagyan ng cornstarch. Pero hindi pa natin makikita ang pagkalapot niya ngayon. Kasi papalesen pa natin dito, inilagay natin water. At palalambutin pa natin or lulutuin pa natin ang tuluyan ni manok. At this point, tatakpan ko muna ito. At maghintay tayo hanggat sa malesen ng kalahati yung ating sarsa. Guys, makalipas ang ilang minuto, check natin. Yun. Bali, naglesen na rin to ng kalahati, no? Yung ating liquid. Tignan niyo yung paglalapot nito. Palagay ko okay lang to. Pero ang sabi ko sa inyo kanina, or gaya na sinabi ko kanina, kung sa palagay nyo na kulang pa yung lapot nito, pwedeng-pwede kayo maglagay dito ng cornstarch. And then guys, maglalagay lang ako dito ng patis. At least mga 1 teaspoon lang. And then, ground black pepper. Alam nyo guys, ang kare-kare, natural na walang lasa, di ba? Pero nilalagyan ko lang ito ng twist. Para nang sa ganun, mag-collaborate yung lasa nito. Ang ibig ko sabihin, pag naglagay pa tayo ng gulay, mas lalo ma-maximize nito yung lasa. Pagkatapos, hahaluin ko lang ito. And then, ilalagay na natin yung mga gulay. Ito na yung talong, uunahin ko lang dito. Tinanggal ko na rin guys yung tubig dito sa talong. Kailangan kasi natin ibabad yun sa tubig para hindi mangitim. Guys, isasabay ko na rin dito yung sitaw. Yan, and then ilulubog lang natin dito sa sarsa. Kita niyo yung kulay, no? Ang ganda niyang tignan. And guys, bali, hinahalo ko lang, no? Para at least malubog siya ng maigi. Or kahit hindi siya malubog, okay lang. Kasi maluluto naman ito ng steam pag tinakpan natin. Dapat lang talaga yung half cook lang. Para sa ganun, crunchy yung magiging texture ng gulay pag kinain natin. Mas maganda yung ganun para sa akin. Yan. Ngayon naman, tatakpan ko lang ito for at least 3 minutes. Papahinaan na rin natin yung apoy. Makalipas ang ilang minuto, okay na to. Half cook na rin ang gulay or yung talong na nilagay natin dito kasama na rin yung sitaw. Ngayon naman, ipapatong lang natin dito yung pechay. Guys, yung iba yung pechay kasi tinatanggal nila dito yung tangkay, no? Ito yung lower part niya. Sa atin, para at least hindi sayang, hindi ko na ito tinanggal. Okay lang naman yan. Tapos medyo ilulubog ko lang ito. Tatakpan pa naman natin to. So yung steam na lang din na magluluto rito. Yan. Guys, ipapaalala ko, nasa mainang apoy tayo ngayon. Yan, tamang-tama lang din yung sabaw na nilagay natin dito. And guys, okay na to. Ngayon naman, tatakpan lang natin ito. At least mga isang minuto. Makalipas ang isang minuto. Okay na to guys. Ang gagawin natin,
Ilipat na lang natin to sa isang serving bowl. At i-serve na natin. Guys, ito na ang ating chicken kare-kare. At syempre, kukumplituhin natin yan ng bagong alamang. Ito ko nilalagay sa taas. Yan. Guys, kung mapansin ninyo, no, yung bagong alamang, medyo dry ito. Mas prefer ko kasi ito. Pero kung mas gusto nyo yung nagmamantika or may tubig-tubig pa, nasa sa inyo na yun. Pwede nyo na itong hanguin nung kanina yung huling pagpapadry natin sa kanya. Ayan na guys. I-serve na natin. Maraming salamat sa inyo mga ka-kitchen sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. At sa mga baguhan pa lang po, please subscribe na rin at pa-click na rin ang notification bell. Nang sa ganon, ma-notify po kayo sa mga susunod pa nating videos. Don't forget to like and share na rin guys. Maraming salamat po and God bless.